Hi guys, magandang araw sa inyo. My name is Ruel and welcome back to Technical Hub. Today, ang pag-uusapan natin ay kung ano nga ba yung maganda, yung condominium ba or yung house and lot. Marami po kasi akong mga nadidinig sa aking mga kaibigan na nagsasabi na mas maganda yung condominium, mas maganda yung house and lot, mas masarap tumira sa condominium, mas masarap tumira sa house and lot. Meron din pong mga nagtatalo tungkol sa lifespan ng condominium. Ang sabi nila, mga 50 years, wala na yan. Yung mga ganun pong mga topic ay ating tatalakayin dito sa ating topic ngayon sa tungkol sa condominium at sa house and lot. Pero bago po yan, ay shout out muna kay Engineer Jimmy Natividad. Maraming salamat nga pala sa iyong pag-comment at pag-share ng iyong knowledge tungkol sa scaffolding. Okay, ngayon po ay simulan muna natin sa lifestyle at sa location ng condominium at house and lot. Una, ano ba yung lifestyle and location pagdating sa condominium at house and lot? Unahin po natin yung condominium. Siyempre, meron siyang pros and cons. Unahin po natin yung pros pagdating sa lifestyle and location ng condominium. Yung pros, siyempre pag sinabing condominium, convenience siya. Most of condominium kasi ay malapit siya sa main city, malapit siya sa mall, supermarket, at sa mga leisures. Lalo na po kapag yung condominium ay mixed-use, residential, and commercial. Halos nandiyan na po lahat, mall yung ilalim, at yung itaas niya ay condominium o residential. Nandiyan na po ang cinemas, mga kainan, McDonald's, Jollibee's. Yung cultural, institutional, at entertainment ay nasa isang space lang, hindi mo na kinakailangan na lumabas pa ng compound ng condominium. Siyempre kung meron siyang pros, meron siyang cons. Ano ba yung cons ng lifestyle and location ng condominium? Yung cons niya ay siyempre nasa city ka. Matetempt ka talagang gumastos dahil nga ang location niya ay sa main city, malapit sa mga gastusin, malapit sa mga kainan, malapit sa mga cinemas, at malapit sa mga gimikan, sa mga leisures. Yan, talagang matitim kang gumastos. Pangalawa, sa elevators, kapag peak hours, kumisan may mga waiting times na talagang medyo matagal maghintay. Ngayon, pagdating sa house and lot, ganun din meron siyang pros and cons. Ano ba yung pros ng lifestyle and location pagdating sa house and lot? So, ano ba yung pros niya? Yung pros niya, lalo na kapag nakatira ka sa subdivision, usually pag subdivision malayo sa heart of the city, ang ibig sabihin nito ay more subdued siya at peaceful na lifestyle. Mas tahimik siya compared sa condominium kabaliktaran. Kung yung condominium maingay, nasa main city siya, ito naman ay malayo sa main city. Kapag yung house and lot naman ay malapit sa city ay napakamahal. Ngayon, ano ba yung cons niya? Yung cons naman sa house and lot, pagka yung location mo ay hindi malapit sa city, syempre, kailangan mo mag-travel ng distance to get to the main city, makapunta sa mall, supermarket, at makapaglibang-libang. Makapag-shopping, sa talaga magta-travel ka kung wala sasakyan, medyo magastos din dahil magta-tricycle ka, medyo mahal din yung tricycle. Mag-jeep ka kung ano, minsan naman, taxis, kung nasa ibang lugar ka, may mga taxis na kailangan mag-taxis para makarating sa mall. Iyon ang cons ng house and lot. Sunod naman po natin, ano ba ang kaibahan pagdating sa amenities ng condominium at ng house and lot? Pangalawa, amenities. Ano ba ang kaibahan ng amenities pagdating sa condominium at sa house and lot? Siyempre, parehas siyang may mga pros and cons. Unahin natin yung condominium. Ano ba yung pros ng amenities pagdating sa condominium? Kapag ka condo owner ka, usually entitled ka sa mga swimming pools, fitness gym, function rooms, basketball court, kuminsan may mga tennis court pa. Kapag ka malaki yung condominium at prestigious yung condominium na tinitirahan mo, siyempre mas malaki yung amenities mo, mas magandang amenities, mas magandang garden, mas malaking food court, may mga shops, mga cinemas, at talagang parang nasa ano ka, malaking resort pagdating sa amenities pag malaki at prestigious yung condominium na tinitirahan mo. Ngayon, ano naman yung cons ng amenities pagdating sa condominium? Sa cons, wala akong makitang
cons pagdating sa amenities, talagang maganda ang amenities ng condominium. Ngayon pagdating naman sa house and lot, ano naman yung pros ng amenities pagdating sa house and lot? Kapag bago o mga latest na mga subdivision ngayon, karamihan may mga amenities na siya para sa mga members ng family, pero hindi siya kasing laki ng sa condominium at kasing ganda ng sa condominium. Ano yung cons pagdating sa house and lot? Yun nga, mas small yung amenities compared sa condominium. Naman, ano ba yung kaibahan pagdating sa privacy at security ng condominium at ng house and lot? Ngayon naman, pagdating sa privacy and security ng condominium at ng house and lot, ano ba yung kaibahan niya? Unahin natin yung condominium, unahin natin yung pros niya. Siyempre, meron siyang pros and cons. Yung pros ng privacy and security ng condominium, siyempre, mas secure siya, mas tight yung security. May mga security personnel, may mga CCTV cameras na nagmamonitor sa bawat isa na labas-pasok sa building. At siyempre, bago ka makapasok doon, kukuhanan ka ng information, kumisan hinihingan ka pa ng IDs. Ngayon, ano ba yung cons pagdating sa privacy and security? Wala naman ako makitang cons pagdating sa privacy and security, maliban na lang talaga kung palpak yung mga securities na nagbabantay. Ngayon, pagdating naman sa house and lot, ano ba yung privacy dito at ano ba yung security dito? Yung pros pagdating sa house and lot, kapag gated subdivision, usually mas safer siya pag compare sa mga walang gate na subdivisions. Ngayon, ano ba yung cons? Yung cons dito, yung ibang mga subdivision ay mga walang security persons. Kaya kumisan yung iba, babayad sila ng sariling security nila, so mas mahal, mas magastos. Pangalawa ay depende sa mga neighborhoods, kung tahimik ba doon o gano'ng kababait yung inyong mga neighborhoods. So kung ano yung mga security policies ng area na kinatatayuan ng subdivision ng bahay ninyo. Sa maintenance, ano ba yung kaibahan na to? Tingnan po natin. Ngayon, ano ba yung kaibahan pagdating sa maintenance between condominium and house and lot? Sa condominium, yung pros niya, shared expenses siya. Kasi every month, naninigil ng dues para sa maintenance yung mga homeowner association. Sila yung nagre-renovate usually ng exterior. Ngayon, ano naman yung cons ng maintenance pagdating sa condominium? Yun nga, dahil nga under siya ng management, meron siyang lack of flexibility to renovate or mag-expand, kasi hindi mo pwedeng mag-expand ka ng iyong unit dahil bawal yun hanggang saan lang yung unit area mo, hanggang doon ka lang. Hindi mo rin pwedeng i-renovate basta-basta yung exterior, dahil ang nag-renovate nito ay yung mga homeowner associations. Pangalawa, limited yung controls mo over homes sa maintenance, dahil nga shared common areas yung building. Pangatlo, extension and renovation are not allowed dahil nga maapektuhan yung building structure. Pang-apat, interior renovation is subject pa rin sa rules and regulation ng condominiums. Kuminsan nga lang ihingi pa ng bonds, depende sa condominium yun. Saka yung interior, siyempre ikaw yung gagastos nito, at yung mga exterior renovation i-carried out ng homeowner association, yun ay kasama sa mga dues na binabayaran every month. Panlima, yung monthly maintenance dues. Maaring mataas siya, depende sa unit floor area mo. Mas malaki yung unit floor area mo, mas malaki yung dues na babayaran mo, kasi yung computation nila sa dues ay depende sa laki ng unit mo. Lalo na kung yung condo mo ay prestigious, mas mahal yung dues dito, kasi mas malaki yung maintenance, mas mahal yung maintenance. Pang-anim, kapag yung condo naman ay hindi na manage ng maayos o hindi magaling yung nagmamanage nito at hindi na maintain ng mabuti yung property, halimbawa magulo, madumi, maamoy, mabaho, kumukupas na yung paint, nababakbak na, yung disadvantage nito, yung value ng condominium mo ay madi-depreciate at mahirapan ka nang i-resell ulit ito. Ngayon, pagdating sa house and lot, ano ba yung pros pagdating sa house and lot?
pagdating sa maintenance. Yung pros dito, pagdating sa house and lot, meron kang freedom to build and renovate, siyempre. Meron kang exclusive right and control sa property mo. Pangatlo, yung extension ay permitted as long as within your property line and complied with the building code. Ngayon, ano naman yung cons pagdating sa house and lot? Yung homeowner, ikaw yung magte-take ng maintenance at renovation cost ng interior at exterior. Wala kang kahati dito. Naman kung pet lovers kayo, mahilig kayo mag-alaga ng mga hayop at animals, alin ba yung pet friendly sa dalawa? Tingnan po natin. Pagdating sa pet and animals, ano ba yung kaibahan ng condominium at ng house and lot? Sa condominium, ano ba yung pros pagdating sa pet and animals? Yung pros niya, some condo allowed only selected pets. So, ibang mga condominium ina-allowed yung mga pet pero selected lang. Ngayon, ano ba yung cons? Most condo kasi are not pet friendly. Karamihan sa kanila, they are not allowed yung pet sa premises. Talagang may mga condos na ayaw talaga ng pet dun sa premises. Pangalawa is yung kung i-allowed naman yung pet is subject for condos rules and regulations. So, kaya kinakailangan kung may pet ka, mag-comply ka dun sa condos rules and regulation pagdating sa pet and animals. Minsan nga hindi ina-allowed yung aquarium, depende sa laki at sa laman nito kung capacity. Kasi kuminsan hindi naka-design yung structural loads dun sa bubuhatin niya na ilalagay niyo dun sa condominium. Depende pa rin yun sa condominium, kaya i-check niyo yung rules and regulation ng condominium pagdating sa pet and animals. Ngayon, pagdating sa house and lot, ano ba yung pros pagdating sa pet and animals? Siyempre, you can own pets dahil nga walang pwedeng mag-control sa iyo dahil bahay mo to. Ikaw yung nagmamay-ari ng bahay, ikaw yung may control dito. Pagdating sa cons naman, wala akong makitang cons dahil nga pwede mong gawin lahat, pwede kang mag-alaga ng kahit ano dito sa pets mo as long na legal, di ba? Ngayon, pagdating naman sa ownership, ano ba yung kaibahan ng condominium at ng house and lot? At yung sinasabi nila na 50 years rules o yung natawag na 50 years lifespan ng condominium. Alamin po na. Two kinds of condos ownership. Guys, dito sa two kinds of condos ownership, dito na natin matatagal yung 50 years rules of condominium. Ito yung mga pinagtatalunan natin na kapag 50 years, ano na mangyayari sa condominium. Ngayon, meron tayong two kinds of condo ownership na tinatawag. Ito yung leasehold ownership. Yung leasehold ownership, ito yung kind of limited possession that lasts roughly 50 years. And then after 50 years, you can either extend the lease for another 25 years or return the property to the developer or landowner. And in effect, you are buying the right to live in the property for fixed amount of time. It's like paying 50 years worth of rent many years in advance. Ito yung sinasabi nila na after 50 years, mapupunta na sa landowner yung condo unit mo. Ito yung tatawag na leasehold ownership. Ibig sabihin kasi nito, nirentahan mo yung unit ng 50 years. Imagine mo yung contract ng 50 years, napakahaba, di ba? So, ibig sabihin, lease lang ang ownership mo dito, hindi mo talaga siya pag-aari, kundi nirerentahan mo siya ang unit mo ng 50 years. Kaya iti-check nyo mabuti yung contract nyo kung anong klase ng ownership meron kayo sa condominium. Pangalawa, ito yung tinatawag na perpetual ownership. Yung perpetual ownership, ito ay a different deal naman. Here, you can get the fully owned the property. You then have to give it back to the developer, landowner, because you own the unit. Meron kang titulo dito na nagpapatunay na pag-aari mo yung unit. Instead, you can live in it for as long as you like. Hindi, after 50 years, ibabalik mo na sa owner. Iba tong perpetual ownership. Ito ay pag-aari mo talaga, may titulo ka ng unit sa condominium na pag-aari mo yung unit na to. And you can live in it for as long as you like and eventually pass it down to your kids or grandkids as an inheritance. Ngayon, pagdating sa property ownership, anong kaibahan ng condominium at ng house and lot?
Sa condominium, yung pros niya ay meron siyang title. Yung title na ini-issue sa condominium, ang tawag dito ay Condominium Certificate of Title, proving na ikaw yung nagmamay-ari ng unit. Ang naka-describe dito, yung unit number mo, yung floor level, kung pa ilang floor yung unit mo, yung type of unit, ito ba ay ilang bedroom, 2 bedrooms, 1 bedroom, etc. Yung total unit ng area including yung balconies, kasi talagang kasama yung balconies dun sa total area ng unit mo kapag ka bumili ka ng condominium. And ano yung cons pagdating sa condominium? Una, pag may-ari mo ay unit lang, hindi siya lupa talaga. Yung pinaka-unit na binayaran mo, yung space na binayaran mo, yun yung pagmamay-ari mo, wala siyang kasamang lupa. Pangalawa, yung space, small siya comparing dun sa house and lot. Ngayon, ano naman ang kaibahan ng house and lot pagdating sa ownership? Yung pros, yung house and lot normally, nag-i-issue ng transfer certificate of title. Naka-describe dito yung lot property location mo, kung saan siya located, lot bearing, boundaries ng lupa, at binabayaran mo yung piece of land talaga, hindi yung space o hindi unit. May lupa siya talaga. Kaya nga yung iba, ang sabi nila, mas gusto nila yung house and lot dahil yung binabayaran nila eh lupa, hindi space. Unlike sa condominium, binabayaran mo yung unit lang o yung space. Sa house and lot, binabayaran mo ay piece of land talaga. Kaya kahit tagalo ka tagal, lupa pa rin yan. Kahit anong mangyari, masunog ba yung bahay mo, may lupa ka pa rin yan. Unless magkaroon ng malaking sinkhole, lumubog yung lupa mo, dun lang mawawala yung lupa mo. De joke lang yun. Okay, sumunod ay mas malaki yung space. Siyempre, may bakuran ka, meron kang likod, meron kang harapan. May mga spaces dyan na mas malaki compare mo sa condominium. Sa condominium, ikot-ikot ka lang sa buong unit, sa room, sa balconies. Wala kang likuran, wala kang harapan, wala kang tergiliran. Puro walls yung makikita mo. Dumungaw ka, yung advantage lang sa condominium, pag dumungaw, maganda yung views, diba? Kaya nga, most of the people prepare house and lot dahil nga ang katwiran nga nila ay they pay partial of land instead of unit space. Ngayon, ano yung cons pagdating sa ownership ng house and lot? Pagdating sa ownership ng house and lot, wala akong makitang cons dito. Wow, ito na po yung pinaka-intrigang tanong. Will the condominium be demolished after 50 years? Marami pong sabi-sabi dito na after 50 years, i-demolish na yung condominium, kaya ayaw pong kumuha ng iba ng condominium dahil ito po yung nagiging dahilan nila. Ayaw kumuha ng condominium dahil after 50 years, i-demolish na yan. Kaya pinaliwanag ko din po sa inyo kanina yung is another 50 years, dalawang klase po yung ownership, isa pong leasehold ownership sa perpetual ownership. So, sana po baliwanag sa inyo yun. Ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo yung condominium after 50 years. Una po, yung condominium corporation owned the land where your condominium is built. Yung condominium corporation po ay pag-aari yung lupa na kung saan nakatayo yung inyong condominium. Ngayon, yung condominium po doesn't have lifespan but the corporation managing it has one. Dito po sa Pilipinas, 50 years yung lifespan ng companies and corporation, big or small. Kaya kapag ka bumili ka po ng condominium unit, you become a part of corporation. Ibig sabihin po nito ay shareholder ka po. Isa ka po sa mga shareholder ng condominium dahil part ka ng corporation kapag ka owner ka ng unit ng condominium. However naman po, the corporation can still be renewed for another 50 years. So, ganun po talaga yung automatic na nangyayari. Kadalasan po talaga nare-renew yung another 50 years sa corporation. So, your condominium ownership that doesn't necessarily end at that point. Ngayon, ano po ba ang sinasabi sa Republic Act 4726, also known as the Condominium Act of the Philippines? Ang sabi po dito, that project has been in existence in excess of 50 years, that is obsolete and uneconomic, and that condominium owners holding in aggregate more than 50% interest in the common areas are opposed to repair
or restoration or modernizing of the project. Meron pong 3 factors you need to fulfill to declare the condominium is uninhabitable. Ano po ba ibig sabihin ng uninhabitable? Ibig sabihin po nito ay hindi na siya pwedeng tirahan. Una po ay it should be exist for at least 50 years. Yung sinasabi po sa Republic Act ay has been existence in excess of 50 years. So ito po yung una. Pangalawa, it should already be obsolete and uneconomical. Ano po ba ibig sabihin ng dalawa na ito? Pag sinabi pong obsolete, ang ibig sabihin po nito ay luma na talaga siya. At sabihin natin, exaggerate natin, bulok na siya talaga. Pangalawa, yung uneconomical, ibig sabihin po niya ay hindi na siya napapakinabangan, hindi na siya napapagkakitaan. Kapag ganito po yung situation, posible po siya talaga na ma-demolish. Ang pangatlo po, ang sabi dito, the owner should be opposed to any repair or restoration that can be done in the condominium. Sabi sa Republic Act 4726, condominium owners holding in aggregate more than 50% interest in the common areas opposed to repair or restoration or remodeling or modernizing the project. So, ibig sabihin po nito, dapat at least more than 50% yung mag-oppose na i-repair na o i-restore yung condominium. Saka pa lang po pwede na ma-fulfill yung 3 factors na sabihin natin, huwag na yung i-repair, gibain na yan. So, bilang pong shareholder ka, meron ka pong boses as a shareholder kung ano po yung dapat gawin dito sa condominium. Kaya po hindi po ibig sabihin na after 50 years, gigibain na yung condominium. Depende po yan kung masasatisfy yung 3 factors. At saka, pagdating po ng 50 years, normally po, magkakaroon yan ng inspection mula sa authorities. Sila po magsasabi kung kailangan ba gibain ito, hindi. At kung sinabi naman lang, at depende pa rin po iyon dun sa homeowner associations. Pero nowadays po, yung ating technology pagdating sa construction, comparing po ng araw, mas matibay po yung ating technology ngayon, mga state of the art yung mga ginagamit. Talagang tumatagal yung mga structures, hindi po 50 years lang, maaaring more than 50 years pa itagal ng structure natin, hindi po siya basta-basta nasisira. Ngayon alam na po natin kung ano yung advantages at disadvantages ng condominium at house and lot. Sa tingin ko po, hindi po tama na itanong kung ano ba yung mas maganda, condominium ba o house and lot. Sa tingin ko po ay ang mas magandang itanong natin ng tatlong bagay sa ating sarili. Unang-una, ano ba yung ating need ngayon? Kailangan lang ba natin na tumira na mas malapit sa school para yung mga bata ay madaling ihatid, sunduin o... Pangalawa po, ano ba yung ating lifestyle? Ano ba yung ating preference? Gusto ba natin convenience? Kahit magastos, gusto ba natin nasa city? Gusto ba natin yung mga city life? O gusto natin yung tahimik na buhay? Hindi maingay? Malayo sa siyudad? So kung gusto mo ng city life, at convenience, siyempre sa condominium. Pero kung gusto mo ng tahimik malayo sa city, siyempre sa may subdivision o house and lot o sa may malayong lugar sa city. Pero ito po yung pinakamahalagang dapat itanong natin sa sarili. Ano ba yung ating financial capability? Ano ba yung kakayanan natin? Bago po tayo mag-decide, alamin muna natin ano ba ating kakayanan. Kaya ba natin bumili ng condominium? Kaya ba natin tumira sa city? O kaya ba natin yung gastos pag nakatira tayo sa condominium? Kaya ba natin magbayad? Kayo din po sa lupa at bahay, ano ba yung kakayahan natin? Kaya ba natin bumili ng house and lot? Kaya ba natin bayarin ito monthly? O ano po yung kakayahan natin? Atin pong alamin yung ating financial capability. Kung sa tingin nyo po ay nag-enjoy kayo at nakatulong yung aking topic ngayon, paki-consider po na mag-subscribe at i-follow ako sa Facebook. At paki-share na rin po para po yung iba ay may matutunan din po. At ganun din po ay maraming salamat sa inyong panonood. At lagi po tatandaan na sharing is caring. God bless you po and have a great day.